Maunlad na Pilipino sa 702 TCAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipino agriculturists, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsyaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumigising ng maaga, panibagong hamon sakin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas upang magpatuloy at ng tapang upang malampasan ang lahat ng hamon. Sa inyo mga kamay, amin pong ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Itinataas po namin muli sa inyo po ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa bawat pagkatalo, may aral na natutunan. Magandang umaga po! Ako po si LR Shaga. Ngayon araw po ng Sabado po ulit, October 12 na po. Ang bilis po, no? October 12, 2024. Mamali pa ako ng banggit ng ating petsa, pero parang ganun po ka nagmamadali ang ating mga araw. Ano po, ngayong Bermans na po talaga. Welcome po sa Season 6, Episode 41 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Unang-una po dyan, nais naming batiin na aming mga kasamahan dito sa MNP, yung mga nakasalamuha po namin sa ating General Assembly, and special shoutout po, of course, kina Ma'am Benchi, kina Ma'am Jo, sa lahat po na bumubuo ng MNP family. Thank you so much po. It's always nice to see you po sa ating mga gatherings. And of course, sa mga kaka-tune in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.fbc.ph. Ganyan din po yung ating Facebook page, syempre po, no? Kung hindi pa po kayo naka-follow and subscribe, pwede po nating masundan ng ating program through our Facebook page ng station. And syempre po, sa radyo, sa talapitang 702 sa AM band. Gusto namin batiin, syempre, ito po, no? Kung sila po, kung kami po, hindi kami sanay na hindi sila mabati, hindi sila makita sa bawat episode natin. Thank you for being with us this morning. Hindi din siguro magiging kompleto yung kanilang umaga na hindi sila umanggit. Thank you so much po sa pag-support and pagsama po sa amin. Bibigyan na inyong valued comments. Mapagpalang umaga po mga kabukid. Ang galing ng naging support ng government sa ginawa sa Aurora, ang mga organic ayun, na farm. Salute sa ating mga farmers. Mula po yan sa ating masugid na tagapagsubaybay, si Ma'am Helen Arellano. Mula naman kay Mayan Damian. Good morning, Maunlad na Pilipino. Greetings from, wow, Tokyo. Thank you so much po for tuning in all the way from Tokyo. At good morning po kay Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po, Maunlad na Pilipino, Ka John, Miss Ella, at sa lahat ng nakikinig. Once again, thank you so much po, Ma'am Dulce. And message from Ma'am Carol Garcia. Ma'am, good AM dito po kami. Nueva Ecija, Santo Domingo. Bakit po hindi kami nakakuha ng, nako, hindi po nakakuha ng pataba ngayon. Sabi po ng engineer, may voucher na po at wait ko yung post or i-post sa Facebook. May voucher po. Bakit hindi kami nakakuha? Salamat po. Ang mga kaukulang mga tanggapan po ang marapat na magbigay ng kasagutan dito. Amin po itong nakita at siguro po with our best efforts ay ipapag-ugnay po namin ang tungkol po sa inyong concern. Thank you po for leaving your concern po sa ating program link, Ma'am Carol Garcia. At masayang umaga po mga ka-MNP. Mula po ito kay Ma'am Rosa Arigin. Mula naman po kay Romeo Bose.
Mapagpalang umaga po sa lahat. God bless po. Ronald Young, bumabati rin sa atin ng blessed and victorious Saturday morning, everyone. Mapagpalang umaga po from Ginayangan, Quezon Province. To God be the glory. Mula po yan kay Wenilyn Makaraig. Gayun din po ang ating isa sa mga masusugid na listener, si Sir Epifanio Salvador, na mahilig din pong mag-share ng ating episodes. Thank you so much po, Sir Epifanio. At good morning din po kina Leonida Tela Sacada Rubio and Jennifer Arile Cristalino sa tingin. Blessed Saturday morning po sa ating lahat. Thank you so much. At syempre, di namin kayo bibiguin. Marami tayong hatid na impormasyon para po sa inyo sa pamamagitan natin programa pang radio, Maulad ng Pilipino. Una na nga po dyan, yung ating tungkol naman po, dun po sa mga nakasubaybay dito, for sure, ma-appreciate po ninyo. Kasi ito po yung tungkol sa atin, once again, yung Easy Agri Scholarship Program or yung Educational Assistance for the Youth in Agriculture. Yan nga po yung ating talakayan together with our Agricultural Training Institute sa atin pong segment. Later on, papakilala po natin ulit ang Agri On Air. At kung nasubaybayan po ninyo yung tungkol sa backgrounder ng ating naturang programang nabanggit o yung scholarship na nabanggit, this time around, we have invited po through our friends in ATI, of course, sina Sir JV Masilang. Thank you so much po, Sir JV. Ang atin pong beneficiary naman po, si Ginoong Arnel Casido po, ang ating mga kasama, siya po ay Easy Agri Batch 1 beneficiary mula sa Hinundayan sa Southern Leyte. So para po marinig yung kanyang kwento, aming talakayan tungkol sa kanyang naging karanasan bilang beneficiaryo ng ating Easy Agri Scholarship, tunghayan yan maya-maya lamang. At syempre, bukod dyan kasama rin natin ang editorial ni Ka John Enriquez, gayon din yung ating mga kasamahang farmcasters sa pamamagitan po ito ng ating Regions on the Go. Kasama din po natin ang ating isa sa mga masisipag na segment producer, si Binibining Imari Vergara through Agri History and Farmtastic Pinoys. At syempre, katuwang po natin ang ating masisipag ding mga Ginoo at Binibini mula sa DAPRDP or Philippine Rural Development Project, ang ating pong segment, katuwang sila, ang Unlad Komunidad. At syempre, pabaon namin sa inyo every episode. Lagi po tayo may agri-trivia segment na Batid Ba Ninyo? Eh, syempre po, isang oras yan na hatid namin sa inyo, hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura at sa kanyang bahagi tungkol sa 71 million peso na turnover po ng mga post-harvest facilities sa mga kooperatiba sa pidig ng Philmec. Narito po, pakinggan natin si Ka John Enriquez. Ka John! John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 12 sa buwan ng Oktubre. Pati ang bilis po ng panahon, ano? 12 po. At sa October 15, ay birthday po na yung akong kapatid, si Ramon. Kaya lang, hindi na siya makakapagdiwa. Kami na lang po magkapaalala sa kanyang kaarawan. Ito naman po, isang attached agency ng Department of Agriculture na nagpakita ng tulong pa rin sa ating kasama, lalong-lalo na dito pa sa Pidig, Ilocos Norte. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ay nagpasinaya ng isang 56 million rice meal na disenyo to para matulungan ang 1,000 magsasaka na mapataas ang kanilang kita sa halagang halos 30%. Ayon kay Philmec Director Dionisio Alvinja, ang state of the art, yung po ang term na masarap pakinggan, state of the art. Ibig sabihin na high class po yan, talagang magaling. Bahagi po ng 71 million halaga ng post-harvest facilities na itinanover sa 7 pidig, pidig base multi-purpose cooperative para sa kapakanan, para sa benepisyo ng mahigit na 1,100 members na nagmamanis ng 1,400 hektarya ng palayan. Tignan niyo po, nagbigay, hindi na nakikinabang
10, 20, 30, 1,000 po. Yung malaking bagay po yan dahil sila may mga kooperatiba. Kasama dito sa parks nito ay ang dalawang recirculating dryers na may kapasidad na 12 tonelada na nagkakahalaga ng 8 milyong piso at iba pa mga equipment na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Ayon kay Director Albinja, ang rice mill ay maaari makaproseso ng 3 metro tonelada ng palay sa bawat oras na kapag-produce ng 930-50 kilobags. Ano po, sa loob ng 8 oras. Ang punto po namin sa pagsasabi niyan, eh lahat po ng bagay na ginagawa hanggang maaari po, gawin natin tama subahit sa maikiling panahon. Meron po kasing gumagawa dyan na hindi pa tama, hindi pa masyadong tama, hindi pa masyadong kabisadong teknolohiya, kaya yung pamamaraan niya, yung makaluma pa rin. Kaya maramatagal na oras na nauubos. Ngayon, sa mga teknolohiyang pumapasok, sa mga makinaya binibigay, yung oras na ginagawa niyo sa bukid niyo, kung halimbawa gumagawa kayo sa bukid ng 5 oras, eh naging 3 oras na lang, di meron kang 2 oras, ano pa magagawa niyo sa 2 oras yan? Marami pa po kung sa bukid nakutuon niyo inyong mga palak. Ganun po. At dito nga po, nabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang pagpapadami ng makina o paggamit nito ay makatutulong po sa pagpapabuti ng mga post-harvest facilities. At ito yung malaking tulong, ano? Malaking achievement po ito ng ating pamahalaan, lalo na sa layunin na mapataas ang production para sa pagkain, magkaroon tayo ng kasiyakan sa pagkain, at mabawasan ang importasyon ng bigas. At dito nga po, sinabi ni ang funding possession, provision po ay nagbubukas sa RCEP. Sinabi ni Admin dyan na magigit na 146 na rice mills ang nabigyan na ng PhilMEC sa at mga farmer cooperatives at association sa ating bansa ng mga makinang ito para sa kanilang bukid. O, ngayon po ay dumako naman tayo sa ating makasama para mula sa iba't ibang region para sa ating Regions on the Go. Yan ang hala kampiyon si Aria Arellano ng Adriatico Memorial School sa ginanap na Regional on the Spot Poster Making Contest na isang aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng 2024 World Food Day na may temang Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Layunin ang aktibidad na ito na ipakita ang kahalagahan ng tama at wastong pagkain para sa lahat. Nais ng aktibidad na ito na maipakita ang tama at wastong pagkain ay karapatan ng bawat tao sa mundo. Nagwagi rin ng ikalawang parangal si Jonel Manlolo ng Masipit Elementary School at ikatlong parangal naman si Nathaniel Feguera Gera ng Bulusan Elementary School. Tumanggap si Arellano ng 3,000 piso bilang kampiyon, 2,000 piso naman para kay Manlolo at 1,000 piso naman para kay Feguera. Ang iba namang kalahok ay tumanggap ng 500 piso bilang consolation prize. Nagsilbing tagahato sa patimpalak na ito sina Apco Reni Madriaga, Larissa Metante ng Provincial Agriculture Office at Jean A. Sapit ng Philippine Information Agency kung saan kanilang sinuri ang mga artwork base sa originality, creativity, visual impact at relevance to the team. Dinaluhan Regional on the Spot Poster Making Contest ng mga mag-aaral ng Grade 5 at Grade 6 mula sa Adriatico Memorial School, Masipit Elementary School, Bayanan 2 Elementary School, Managpi Elementary School, Nag-iba Elementary School, Lalod Elementary School, Talong Elementary School, Bulusan Elementary School at Suki Elementary School mula sa Calapan City, Oriental Mindoro. Pinangunahan ng Poster Making Contest ng DME Maropa Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa pakikipagtulungan ng Department of Education Schools Division of Calapan City. Si Arellano ang magiging kinatawa ng rehiyon para sa World Food Day National Poster Making Contest na gaganapin sa Quezon City sa darating na 15 na Oktubre. Mula sa DME Maropa, Paolo Jose nag-uulat. Upang mas mapalakas at mapabuti pa ang pagsasaka sa bayan ng Navalbiliran, kamakailan ay nag-turnover ang DARFO8 ng mga makinarya, infrastruktura at iba pang agricultural inputs sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP na nagkakahalaga ng mahigit 3.88 million pesos. Ito ay kasabay ng 164th Pueblo Day celebration ng nasabing munisipalidad. Kasama sa mga naging benepisyaryo ng mga nasabing intervensyon ay ang Kabungaan Farmers Association, Villa Consuelo Farmers Association, Naval Central Schools Ped Center at Naval School of Fisheries.
Ang mga ito ay inaasahang makakatulong sa iba't ibang sektor tulad ng mga paaralan at community-based farming organization. Muli, ito po si Janina Brosas nag-uulat mula sa DARFOA. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At magmula po sa ating mga farmcasters, thank you so much po and shout out po sa atin din po mga regional information officers and of course sa ating mga farmcasters for bringing sa inyo po ang ating segment na Regions on the Go. Sa bahag nito ay tunghaya natin ang agri-history ng World Egg Day. Kasama natin dito si Imarie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa AgriHistory! Ako si Imarie Vergara at welcome sa isa na namang talakayan tungkol sa mahalagang pangyayari sa sektor ng agrikultura. Dito lang sa AgriHistory. Nakikinig kayo sa Maunlad na Pilipino, ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sumasahim papawid tayo ngayon sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa ating episode ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang international celebration kung saan bida ang isang versatile na produkto, ang itlog. I-share ninyo sa amin ang inyong paboritong lutuin na gumagamit ng itlog. Mag-comment sa ating live stream sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Egg Day. Ang World Egg Day ay isang pandaigdigang selebrasyon tuwing ikalawang Biyernes ng Oktubre na naglalayong kumilala sa itlog bilang masustansya at panlahatang pagkain. Sa pangunguna ng International Egg Commission o IEC, isa itong pambihirang pagkakataon para sa egg industry at egg enthusiasts upang isulong ang mga benepisyong hatid ng itlog at mga produkto nito. Taong 1996 nang magsimula ang World Egg Day sa Vienna, Austria sa pangunguna ng IEC. Itinatag noong 1964 ang IEC na isang samahan ng mga indibidwal na nakatuon sa pagpapaunlad ng global egg industry. Ngayong 2024, umiikot sa temang United by Eggs ang pagdiriwang ng World Egg Day. Nais ipakita ng temang ito ang pambihirang impluwensya ng itlog na mapagkaisa ang bawat tao saan mang sulok ng mundo. Halimbawa na lamang ang paggamit ng itlog sa sari-saring putahe sa iba't ibang kultura at bansa. Ipinapakita nito ang pagiging all-around ng itlog bilang isang sangkap pati na ang napakahalagang papel nito sa pagsusulong ng malulusog na komunidad. Itinuturing din ang itlog bilang isang makakalikasang produkto. Hindi magastos ang proseso ng egg production, lalo't isa itong natural na produkto ng poultry animals. Mababa rin ang greenhouse gas emissions nito ayon sa IEC. Isa sa mahalagang ambag ng industriya ng pag-iitlog ang paghahatid ng hanap buhay. Dito sa Pilipinas, mahigit 785,800 metric tons ng itlog ng manok at itik ang naproduce noong taong 2023. Mahigit 15% ng kabuuang livestock at poultry production sa bansa sa parehong taon. Nakapag-ambag din ito ng 78.27 million pesos at constant 2018 prices sa kabuuang production value ng sektor ng agrikultura para sa taong 2023. Kaya naman hindi maikakailang sinusuportahan ng industriya ng pag-iitlog ang kabuhayan ng milyon-milyong egg farmers sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang mga tagumpay na nakakamit ng industriyang ito ay tunay na mahalaga
upang makamit natin ang isang masaganang bagong Pilipinas. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Huwag kalilimutang sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/maunladnapilipino para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. At ayan po ang bahagi ng Agri History. Nakakatuwa naman po, no, tungkol ito sa World Egg Day. Para sa linggong ito, kayo ay nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, so muli ay magandang umaga po, araw sa ating lahat. Tayo po ay nasa segment muli, katuwang ang Agricultural Training Institute. Ito po ang ating Agri On Air. At sa edisyong ito, sa Maunlad na Pilipino, ay atin pong mapapag-usapan ang tungkol mga ka-agris tinatawag na Educational Assistance for the Youth in Agriculture. Ito po yung tinatawag na Easy Agri Scholarship. At syempre, para talagang magkwento sa atin ang tungkol sa programang ito, ay mula po sa Easy Agri Batch 1 na beneficiary po natin na nandun po, nandyan sa Inundayan, sa Southern Leyte. Welcome po sa ating radio program, Mr. Arnel Casido. Kamusta po kayo? Hello po. Good morning po. So far, okay lang naman po. Ano po, pasensya na po yung ano, boses ko po kasi po na sinisipon ako tsaka inuubo po. Okay lang po yan. Dito. Kukunin ko na lang din ang opportunity para sa ating mga listeners na ano, mag-alaga ng ating kalusugan. Alagaan po natin ang mga sarili, lalo na po sa panahon na ito na nako, hindi natin matansya ang panahon. Ano po? At again po, sir, thank you so much po sa pagpapa-unlock sa atin. And to start po, pwede po bang ipakilala ninyo yung inyong sarili sa ating mga tagapakinig? Kamusta? At saka yung anong pagiging beneficiary na din po natin sa ating Easy Agri Scholarship. Ah, okay po. Pwede po bang magta-taglish po ako po, ha? Opo! Minsan po mahirap mag-express sa Filipino po, kaya kailangan po mag-taglish po. Sige po, so magandang umaga po sa lahat. So, lalo na po sa mga nakikinig at nanonood po ngayon sa live. So magandang umaga sa inyong lahat. Sana safe kayo dyan. At masaya po. So ako po pala si Arnel Resma Casido, 23 taong gulang. Nagmula po ako sa Barangay Katiwing, Inundayan, Southern Leyte po. Isang proud Easy Agri Scholar po. Tapos isang proud agriculture graduate. And then a proud Viscan. And a proud agent of change and a future voice of agriculture po. Yan. And of course, we need more ng mga kagaya mo, Sir Arnel. At dahil nga po dyan, pwede po ba natin, kasi nandito na tayo sa point na kayo yung sobrang proud na maging bahagi po natin ng sektor ng agrikultura. Pero pwede po ba nating kwentuhan lang ng kaunti yung ating mga taga-subaybay? Paano po ba kayo napabilang dito? Ano po yung mga parang nag-udyok sa inyo? Saan nyo nakita yung mga information patungkol po dito sa ating program? Sige po. Ang Easy Agri Scholarship po o ang tinatawag na Educational Assistance for the Youth in Agriculture ay isang scholarship na nagbibigay ng oportunidad at pag-asa sa mga kabataang mahirap na anak ng mga magsasaka na nag-struggle po para makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. So this scholarship po is only limited to farmers and fisher folk children. Pero po may criteria po siya na pagbabasihan kapag nag-apply po kayo. So one of the most important criteria po na to consider is that you must be a son or a daughter of a farmer or fisher folk po. So maka-qualify ka lang po if ano, anak kayo ng isang magsasaka, of course. Tapos if anak po kayo ng magsasaka, dapat po ay nakarehistro sa RSBSA po, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture po. So tapos po,
Tungkol naman po sa impormasyon kung saan ko po nakuha, sa akin po, personal po, wala po talaga akong wala akong background at natawagan lang po ako ng ATI. Pero if gusto po, lalo na yung pong mga susunod na gusto mag-a-apply po, yung tungkol doon sa kung saan tayo makuha ng mga impormasyon, pwede po natin i-visit yung ATI Facebook page or ATI Facebook account. Halimbawa po dito sa amin, yung ATI in Eastern Visayas, dito po sa Region 8. So, sa ibang region naman, meron din sila na ATI Facebook page. At saka kung hindi naman po accessible yung Facebook page po, pwede pong bisitahin natin yung respective municipal agriculture office po natin po. Audible pa rin po ba ako? Okay po Sige. Ba? Yes po, sir. Okay po. Okay po. Sige po. Tapos, yung scholarship po is talagang malaking tulong po siya po kasi po pwede po nating ano dito isali yung mga inclusion na lang po kung ano yung mga inclusion ng mga ng scholarship na ito po. So yung scholarship po ay may monthly stipend po. Monthly stipend po siya na 6,500 per month. So po siya mula first year hanggang fourth year college po. And then meron din po siya na 10,000 worth na per thesis and OGT po, allowances po. And then if magka-graduate po kayo ng with Latin honors po, meron po siyang incentives, cash incentives po na 15,000. And then meron po siyang graduation fees na 3,000 if hindi ako nagkakamali po. Tapos sa time po namin, yung sa EC Agri po, sa amin dito sa Region 8, namimigay po, may libre pong tablet kasi yung time namin po is flexible learning po siya online. So binigyan kami ng tablet, may printer din po kami, tapos may po siya allowance po for load, allowance po na 500 po. And then naalala ko may training din po yon kasi yung A3I Center for Training and Extension Services. So nagti-training po kami, sumasali kami sa mga trainings kapag free kami po. So may ganun po, may free siya na training. And then yung pinaka scholarship po is if mag-take po kayo ng licensure po, if magtatap po, magpapala rin magtatap, meron din po siyang cash incentives or prize which is another 15,000 din po. Natutuwa ko, Sir Arnel, kasi parang may nabanggit ka kanina, no? Ang pangunahing, kumbaga, qualification para sa EC Agri Scholarship ay ang mga bata na anak ng ating mga magsasaka at mangisda. Tapos na binabanggit mo ngayon, parang naisip ko lang, nakakatuwa kasi parang dahil sa hirap ng buhay, meron ganitong klaseng programa, parang malaya na ka... parang mangarap ng ating mga anak ng mga ating mga magsasaka at mangisda. So talagang siya nakaka-proud dahil ikaw, lalo na ikaw, inaasahan ka namin dito sa ating sektor ng agrikultura na sabi mo nga, ikaw ay masayang-masaya na maging kabahagi nito. At nabanggit mo yung mga scholarship natin na inclusions, nakatuwa no? Kasi parang may mga corresponding amounts sa mga ginagawa natin. Monthly po yung mga corresponding amount po. Oh, yes. So, iti-take note lang po talaga na yung yung monthly allowance, hindi po siya nare-release. Maya land bank po talaga siya. So, hindi siya nare-release pag hindi kayo nakakasubmit po ng yung copy of grades. Tapos yung certificate of registration po, yung COR po. Kasi pag hindi mo na-submit yun, so, probably po, may na hindi mo lang kinuha yung halaga. Kailangan mo isasubmit yung requirements mo. Yes. So, malinaw yan sa mga bata nating interesado maging kabilang ng programang ito. Dapat meron tayong kapalit, syempre, yung ating patunay na nagamit natin sa dapat yung ating nakuhang benefit. At dahil dyan, sige, kwentuhan mo naman kami din sa iyong, I'm sure proud na proud ka sa pagiging magsasaka ng iyong parents. Ano ba yung sinasaka nila? Tsaka pwede ba meron tayong konting family background dyan? Ilan ba kayong magkakapatid? Lahat ba kayo nag-avail ng program na ito? Ah, sige po. So, yung family ko po talaga is, since birth po, farmers na po talaga sila. So, bata pa sila yung, they're already farmers since their parents were farmers also. So parang generational, yung generational farmers, kumbaga like
yung lolo at lola ng lolo ko, mga farmer. So, ang nangyari, sila din, yung nangyari, sumunod sila, naging ano din, farmers. Kaya when they become parents din po, our primary livelihood po is farming. And then, so my father was a copra farmers. If you're familiar with copra farming, yung magsaka po ng niyog, then, so he was a tenant for a few koprahan. And then, well, my nanay po or my mother po is a rice farmer since her younger days. So, bata pa lang po siya, nagtatanim na po siya ng ano, palay po sa palayan. So, siguro mga 15 or 10 years old, marunong na po siya magtanim ng palay, yung magtatanim po talaga sa field. And then, ayun, nung nag-asawa sila, nag-asawa, nagkakilala. So, ganun din po yung pamumuhay, pagpagsasaka po. So, na-raise po kami na pinakain or na pag-aral sa pamagitan po ng pagpa-farm po. So na-mention ko kanina nga na ano po, copra farmer yung tatay ko, yung nanay ko naman po is ako ko a rice farmers po. A fun fact po, yung nanay ko po is magaling din po siya umakyat ng puno ng niyog. Wow! So, yes po, yung nanay ko po, hindi lahat mas magaling marunong po siya umakyat ng niyog. Puno, tas sa nanay mo ay sanyog talaga. Walang masyadong kakapitan doon. Oh, yes po. Unless po, may mga harness siguro. Diba yung, or yung Po, mga lalaki po talaga yung nag-aakyat noon. Pero yung nanay ko po, magaling siya talaga. Shout out doon. Po kay mommy. Baka pwede nga. Po, sa nanay ko po. So, ayun po. Maakyat po siya ng, meron po nga ng isang pagkakataon po na buntis yung nanay ko, siguro nasa 4 to 5 months yun. Umakyat po siya ng puno kasi nung time na yun, nakatira kasi yung nanay sa tatay ko nasa bundok po, sa bukid po kasi ano po eh, magpa-farm. So, one time, umakyat yung nanay ko sa puno kasi wala na silang pang-financial for pang expenses ganon. So, kailangan nilang magkapera. So, umakyat yung nanay ko ng puno para magpupra. So, buntis siya noon, mga 4 to 5 months ata yun sa kapatid, yung pinakamatanda naming kapatid. So, nakakyat siya ng puno. Kahit buntis siya noon, pero yun po, dahil doon po, kami din po natuto. Ako din po, magaling ako umakyat ng puno, magtrabaho ng ano, kuprahan. Yung ganun po, yung buhay talaga magsaka. Kaya-kaya po yung gagawin. So yun po, sige po, sa kapatid ko po, apat po talaga kami. Kalimutan ko pala i-share. So apat po kami magkakapatid. So, ako yung pangatlo po, nag-iisang lalaki po. Nag-iisang lalaki. So ano po siya? Ano? Ako yung nag-iisang lalaki. Tapos, ako yung, dalawa lang kami yung nakapagtapos ng kolehiyo po. Yung isa ngayon ay nag-aaral pa din po ng kolehiyo. Pero actually po, pag ito total po, ano po kami? 10. 10 kami. Kasi, ganito yan. Sige, ganito yan. Yung mama ko po, may bago sila nagkakilala ng tatay ko po, may anak siya dalawa. Kasi nagkano siya, may ano siya dati, live-in lang po, hindi sila kasal. Tapos yung papa ko naman po, nag-asawa din siya, may asawa din siya noon. May apat siyang anak, isang lalaki din po. So parang suki yung tatay ko na pag may anak siya, isang lalaki lang talaga. So may anak siya, apat, tapos may isang lalaki, ganun din po. Tapos nung namatay yung asawa niya kasi sa sakit, nagkamit sila ng nanay ko. Kaya yun, kanak din sila, apat kami. So apat sa nanay tatay ko, apat sa tatay ko, tapos sa nanay ko, dalawa. So sampu po kami lahat, magkakapatid. Pero pero hindi kami masyadong close dun sa kapatid ko sa father side po. Sa nanay lang, sa mother side lang po. Yun po, marami kami, pero yun pa, masaya din naman. Nagtutulungan kami, magkakapatid apat po. Yung pinakamatanda po, yung ate ko po, siya talaga po yung isa sa nagsakripisyo. Kasi ano po eh, nung nag-asawa po yung nanay tatay ko, ano na, matanda na yung tatay ko, mga ano na siya, 50 po. Nasa 50 or 60 na ata. Kasi si nanay ko nasa mga 30 pa. So, 20 years ata yung agwat nila. So, nung nag-asawa sila, maaga naman tayong tatay ko. So, siguro, grade 5, naalala ko, grade 5 naman tayong tatay ko. So, yung naiwan na responsibilidad lahat bilang tatay, nabigay sa nanay ko. So, siya yung nagsusustain sa amin, nagpo-provide ng pagkain. Yung lahat-lahat po, financial, moral, at iba pang support na kailangan naming mga magkakapatid. So yun po, kaya po, ang hirap po talaga, kaya yun, sinusuportahan kami ni nanay, kaya yun po,
Kaya po ako na nagpursige para doon po talaga sa anong sitwasyon namin. Kaya nagpapasalamat po talaga ako na nakapasok sa ano po, sa scholarship po, kasi yun po talaga, kasi yung pinakamatanda kong ate, hindi po talaga siya nakapagtapos ng kolehiyo po, kasi siya po yung nagsakripisyo, like to Nagtrabaho fulfill siya. our dream, talaga sacrifice yung sarili niyang pangarap po para sa amin. So, yun po nagtrabaho, nagtapos siya ng high school, pagkatapos pumunta siyang Maynila, nagtrabaho ng janitress para suporta, tulungan ng nanay ko para sa amin sa pag-aaral. Kasi tatlo pa kami nag-aaral, ate ko, kolehiyo na time, tapos ano siya, scholar din siya noon ng time, sa Purpose yun, kasi kasali kami sa Purpose din po. And then yung, ako din po, nag-aaral noon, magka-college na, tapos siya kayong ano, bunsong kapatid ko po. So, ayun po, siya yung po nagsakripisyo para makapag, yun po, para masuportahan ng nanay ko po. Grabe, no, Sir Arnel. I mean, kung ito nga po yung sa kwento niya lang po, imagine sa iba din nating beneficiaries, mapapaisip ang isang ano po, no, yung parang syempre gusto natin mag-survive. Hindi lang mag-survive, talagang mag-succeed. At dahil Yes dyan, po. Sir, bakit po tayo, kasi di ba, ang daming course, pero nanatili tayo sa agriculture. Ano po ang ating, naging parang mission dyan? I mean, there are many other courses. Wala tayong parang ito yung mas ano dyan. Bakit tayo nagtuloy sa agriculture? Agriculture. Sige po, ito po, nakakatawa po. Pero parang, sige, kailangan ko lang po i-share. Bakit po talaga ako nag-agriculture? Not gonna lie po, I took up agriculture because of course, I avail ng scholarship po. Yun po talaga yung totoo. Kasi po, to be honest po, I didn't know na may agriculture program. Yun po. So, I don't know nga, mayroon talaga siya. So, from elementary kung to high school po. Kung hindi mo nalaman yung agriculture, ano sana yung iniisip mong i-take up na course? Ako po, sige po. Kasi po, from elementary to high school po kasi po, ano po, yung gusto ng mga ano, ng mga nasa society ko po, ng mga ano po, gusto daw, dapat po daw mag-i-engineer po ako. Kasi engineer or yung may math or science na related courses po, kasi daw matalino, ganito, achiever daw po, ganito, bla 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 bla. So yun po, nagtitake, yung first option ko po noon is magiging architecture. Wow, architecture. Architecture po kasi ano po talaga yung parang gusto ko talaga mag-drawing, mag-design, yung ganun po. Yun po. Then yung second option ko po noon that time, gusto ko po maging ano ata noon, doktor, yung ganun. Wala, parang wala sa top 3 or top 5 po na courses. Wala po talaga yung agriculture. Wala agriculture. Kaya, kaya po, ayun, parang naisipan ko na dahil sa scholarship, parang doon ako nadala. Doon ako napunta sa landas ng agrikultura. Kaya parang naisip ko na parang ano siya, yung parang tao, yung nagmamahal ka, yung agriculture na course is hindi ko siya mahal. Pero natutunan ko siyang mahalin, natutunan ko siyang i-embrace, at doon ko nahanap yung parang pagmamahal ko yung totoong passion ko. Doon ko nahanap na, ay ganito pala yung agriculture. Meron parang agriculture. Nung nagsisimula na talaga ako mag-aral ng agriculture, doon ko po talaga siya na-appreciate. Like, iba talaga yung mahal mo o na, minahal mo kasi natutunan mong mahalin yung ganon. O, parang ganon po yung sitwasyon sa akin po. Minahal ko yung agriculture kasi natutunan ko siyang mahalin. Nahanap ko yung importansya niya. Nakita ko yung gano'n siya kahalaga dito sa, ano, sa society natin, sa mundo. Yung role niya as nagbibigay ng pagkain sa mundo, yung ganon, parang doon ko siya nakitaan na, deserve ko palang mapunta dito. Yung ganon, so hindi po talaga siya passion. Yeah. Parang natutunan ko siya i-passion at napamahal ko siya at minahal ko siya po. Alright. At dito nga sa ating pagka-involve sa ating EC Agri Scholarship or Educational Assistance natin, tingin mo ba marerekomenda mo ito sa mga iba pa na mag-apply din sila? Yes po. Very commendable po. Very commendable po yung scholarship. Lalo na po yung mga kagaya ko po na salat sa buhay, yung naghihirap po, yung lumaki po talaga sa pagpa-farm, yung kailangan mo kumayod para may kakainin ka sa araw-araw, yung lumaki kang parang wala, yung hindi ka lumaki sa golden spoon na kailangan mong paghirapan lahat para mabuhay. So, I recommend this scholarship po para magiging tiket nila para magiging successful sa buhay po. Kasi ang laking bagay po ng scholarship po para
makamit yung pangarap ng isang tao, isang malaki siyang tulong para makatungtong kayo sa kolehiyo, makakuha ng magandang degree, mapursu yung gusto niyong kunin sa buhay, matulungan yung pamilya. Kasi yung ano po, yung tulong na naibibigay ng scholarship po ay ano po talaga siya, hindi lang ikaw yung natutulungan, pati yung pamilya niyo po. Like yung perang na ibibigay ay sobra pa sa sarili mo. Kaya mo pang itulong sa pamilya mo, matutulungan mo pa sila for so yung sariling pantustos sa pangangailangan sa araw-araw. So, I recommend them na mag-apply po talaga. Lalo na po yung mga son and daughters of farmers and special folks po. Kailangan po nila mag-apply. Yep, mag-apply po sila nito kasi po, isa pa po, we need agriculture. We need agriculture people. Lalo na sa ngayon na we're experiencing ano po, food insecurity, food shortage po, lalo na sa climate change. So, kailangan pa ng mas maraming mga kabataan na pumunta sa landas ng agrikultura. Kaya, kung gusto po nila, like, I highly recommend them. Kahit ano pa, gusto ko talagang marami pang mga kabataan na mag-apply para sana dadami pa kaming mga future ng agriculture or the hope of agriculture na may malaking maitulong or ambag para po sa agrikultura. Ayan. So wala na ba tayong pagsisisi, Sir Arnel, na hindi po tayo nag-architecture? Wala po talaga po. Like, sobra po. Wala po talaga akong pinagsisihan. Kasi I consider po this as a blessing in disguise po. Kasi parang, hindi ito yung plinano ko, pero ito yung binigyan ng Panginoon. Yung ganun po, like, kaya pala, hindi niya ako dinala sa ganitong sitwasyon kasi may something siyang prepare para sa akin na mas deserving ko, na mas kaya ko, na mas para sa akin po. Parang ganun po, kasi nung una po kasi, di ba, sabi ko po, gusto ko mag-architecture or mag-engineering. So alam niyo po, nag-take po ako ng DST po kasi, di ba, yung DST po, related science and technology courses po, ganun. So nag-take po ako noon. Kaso po, nag-fail. Kasi, siguro, bobo tayo, charis. Hindi tayo nakapasa. So, ayun po. Kaya, nung hindi ako nakapasa, parang sabi ko, Lord, kailangan po ng scholarship. So, kahit anong scholarship. So, ayun po, binigyan niya po ako ng ito, Easy Agri Scholarship. Then, dun po, kaya pala, sinabi ko to na, parang, it's a form of rejection for me po. It's a form of rejection. And then, it's a rejection that is God's redirection. Parang rejection siya for other something that God's given to me. So parang ganun po. So wala akong pinagsisihan kasi mas nahanap siguro kung nag-engineering ako, siguro mas naghirap ako doon. So parang mas maganda talaga yung kung ano yung plano sa Panginoon. Parang yun yung dapat mong sundin. So dahil dito ako dinala ng Panginoon, gusto niya na magiging agriculture student ako, magiging agriculture graduate, magiging voice ng agriculture saya. Kaya pumunta ka dito. Ito yung binigay niya. So parang again, it's a rejection for me that brought me to God's redirection po. So wala po akong pinagsisihan. Oo, but I would like to encourage you, no, meron tayong mga, pwede mo i-apply kasi nabanggit mo kanina, mahilig ka mag-drawing. So even in agriculture is both science and business. So business, pwede yes, pa rin po natin siyang ma-apply later on. So ayan yes, lang, encourage po lang kita na baka in the future, mag-design ka rin ng mga agricultural systems na makakatulong sa, lalo na nandito ka na nga, katulong, kasangga, katuwang sa agriculture yeah sector. At dahil dyan, bago tayo tuloy ang magtapos, sigayatin natin yung mga kabataan natin na mag-ano din dito, no, mag-inquire din to see na okay din sa kanila yung iyong naranasan through the Easy Agri Scholarship Program. And siguro kahit kaunting mensahe na rin sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Southern Leyte. Okay po. So, sa lahat po ng mga kabataan, hindi lang sa Southern Leyte, pero po sa buong mundo po. Hindi naman buong mundo. Yeah. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas na kailangan niyo po talagang hanapin yung passion niyo sa pag-farm. The passion of taking agriculture. Kasi po, sa mundong, sa today's generation po, kasi lahat ng mga kabataan, nakapokus na sa ganito, ganyan, nakalimutan na nila yung importansya ng agrikultura po. Kaya, mas maganda po na, like, I encourage din po na mag-take ng agriculture, hanapin yung passion nila doon, mahalin nila ang agriculture kasi, alam niyo naman po, sabi ni Jose Rizal, tayo yung kabataan yung pag-asa ng bayan. So,
paano tayo magiging pag-asa din ng agrikultura kung hindi natin subukang pumasok sa landas ng agrikultura? So, mag-agriculture kayo po. Lahat po nang nakikinig, subukan niyo po mag-agriculture po. Talaga, ma'am, hindi kayo magsisisi. You will love what agriculture is. And then, second po, sa Southern Leyte po, mga Southern Leyte, youngster po, mga future people, mga kabataan po na mag-apply po sila ng Easy Agri Scholarship or kahit marami naman po talagang scholarship po eh. Lahat ng yung mga kabataan na parang poverty is hindrance to success, yung ganun po, yung naghihirap kasi mahirap yung buhay, yung perang pagkain lang, hindi na kayang pang-aral. So, maraming oportunidad, maraming pwedeng pag-applyan. Yung kailangan mo lang yung tiyaga at pasensya na maghanap ng scholarship. Marami naman po sa kung hindi sa Facebook, merong mga website na nagbibigay ng scholarship po. O, lalo na po itong Easy Agri Scholarship, yung Educational Assistance for the Youth in Agriculture, is isang malaking tulong, malaking bagay na kapag nag-apply kayo, matutulungan kayong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang makapagtapos, meron pa kayong trabaho afterwards. Afterwards, parang rest assured na makapagtrabaho kasi meron kasi kami return service after po sa the government. So, parang meron po talaga siyang malaking bagay na maitulong sa amin. So, lahat po ng mga kabataan dyan sa Southern Leyte, mag-apply po kayo. Pwede po kayo magtanong sa ating municipal agriculture po. Magtanong po sa possible na mga scholarship for agriculture. Kung hindi naman po, pwede kayong mag-follow sa sa ETI na Facebook page. Meron din po doon na pinopost kung kailan yung application, yung mga requirements, yung ganun po. So, at sa lahat po ng mga kabataan, patuloy lang po mangarap. Tapos always remember po yung sinabi ko kanina that rejection is a God's redirection po. And if masabihan po kayo ng no, yung no po, I will borrow this message from one of my instructor po, Ma'am Marta, that no daw po means next opportunity. No, next opportunity. So, if may opportunity ka po na kinuha or pinag-deny tapos nag-fail ka po, pag nag-no po sila, big sabihin next opportunity. May maganda pang opportunity na dating. So, try to grab other opportunity along your way po. Kasi hindi naman sa ating buhay na palaging nasa taas tayo. So, it's a circle. It's a wheel. So, yun po. Rejection is a God's redirection. And then, no means next opportunity. So, yun po. Mag-agriculture po tayo. Magkumuha po kayo ng agriculture. Let's promote. Let's empower our agriculture. Ayun. And that has been Mr. Arnel Casido po mula po sa ating batch 1 ng Easy Agri Beneficiaries po situated sa Hinundayan, Southern Leyte. At ito pong ating naging talakayan tungkol sa ating Easy Agri Scholarship. Mga guys, ito yung sa ating mga kabataan na lingguwahe. Wow, ating kabataan. Inuulit. At itong term na to, hindi natin to gini-gatekeep. Ayan, ito yung ating information na talagang ating sinishare na sana doon ay mapakinabangan pa ng mas maraming kabataan. Thank you so much po, Sir Arnel, for being with us in our... this has been Agri On Air with DAATI. Thank you po. God bless. At narito na nga po ang ating bahagi. Mula po tayo sa diskusyon or naging talakayan ng ating Easy Agri Scholarship na Beneficiary Experience. Thank you once again, DAATI. Narito na po tayo sa ating segment katuwang ang Philippine Rural Development Project. Para po sa umagang ito, hatid sa atin ang impormasyon tungkol sa DAPRDP Info Caravan. At makasama po natin ulit dito si Ma'am Julie Ace Brandon R. Barao, kanila pong Information Officer sa DAPRDP NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita sa ginanap kamakailan na Information Caravan sa pangunguna ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division o DAAFID at kung saan isa sa mga kalahok rin ang DA Philippine Rural Development Project Scale Up sa San Jose Occidental, Mindoro noong October 3, 2024.
sa pamumuno ng PRDP's Information, Advocacy, Communication and Education o InfoAce Unit at sa koordinasyon ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o DARAFIS, ang Information Caravan ay may temang masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas na naglalayong ipromote ang iba't ibang programa at serbisyo ng ahensya at magpalaganap ng impormasyon tungkol sa mga proseso ng proyekto nito. Mahigit 703 magsasaka, mangingisda at mga kinatawan mula sa mga local government units ang lumahok sa nasabing caravan. Binigyang diin ni DA AFID Assistant Division Chief at DAPRDP NPCO Information Specialist Adora D. Rodriguez ang kahalagahan ng pagbabahagi ng impormasyon sa loob ng komunidad tungkol sa mga serbisyo ng gobyerno. Maraming gustong-gusto sa inyo makaalam ng mga programa at proyekto ng DA. Kaya po kami pumunta dito mula Quezon City. Dinala po namin ang ating mga resource person para po mabahaginin kayo ng mga impormasyon tungkol sa programa, proyekto at serbisyo ng DA. Ang tanging pakiusap lamang po namin ay ibahagi po ninyo lahat ng natutunan ninyo dito sa Information Caravan para po yung ating mga kamagsasaka, mga kumare, kumpare, kapitbahay, mga kaibigan at mga kapamilya ay may matutunan din. Samantala, pinresenta rin ni PRDP iBuild Alternate Component Head Roy M. Abaya ang development objectives ng proyekto, ang mga target partners at benepisyaryo, mga available projects para sa implementasyon at ang mga hakbang upang ma-avail ang mga ito. Binigyang diin rin ng Project Support Office South Luzon iPlan Component Head na si Jo Marie Lebarnes ang kahalagahan ng Priority Commodity Investment Plan bilang batayan ng mga sub-project intervention sa isang probinsya. Itinampok naman ng Regional Project Coordination Office Bimaropa Enterprise Development and Marketing Specialist Rustom Gonzaga ang mga estratehiya ng scale-up sa clustering at consolidation, ang direksyong tinatahak ng proyekto kasama ang IREAP component. Ang DAPRDP magiging kasama ng DA AFID at DA RAFIS sa sunod-sunod na information caravans para sa information campaign nito para sa DAPRDP scale-up na tatakbo mula Oktubre hanggang Nobyembre ngayong taon. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP scale-up, patuloy na makinig sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much po, Ma'am Julie. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Ito once again, ang Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para kilalanin ating mga natatanging Formtastic Pinoys. At sa umagang ito, kwento po ni Luisa Atie Velasco ang ating matutunghayan. Kasama po natin ulit dito si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Formtastic Pinoys! Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys dito pa rin sa programang Maunlad na Pilipino. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Livestock and Poultry Month ngayong Oktubre, hatid ng Farmtastic Pinoys ang mga kwento ng tagumpay sa industriya ng paghahayupan sa Pilipinas. Ngayong araw, tampok sa ating segment ang kwento ng isang poultry farmer na nagkamit ng tagumpay sa pamamagitan ng Good Animal Husbandry Practices. Pakinggan ang kwento ni Luisa Atie Velasco. Nagtapos ng kursong Business Management, Major in Economics mula sa Cavite State University si Luisa Velasco. Ang kanyang asawang nagsisilbi bilang Municipal Engineer ng Nasugbu ay kadalasang nakakahalubilo ng mga magsasaka sa kanilang lugar.
Dito sila nakakuha ng ideya na magsimula ng isang poultry farm. Sinimula ni na Luisa ang Prados Verdes Farm, isang broiler chicken farm na may lawak na 2 hektaryang lupain sa Nasugbu, Batangas. Ang pangalan ng farm, Prados Verdes, ay nangangahulugang lunti ang parang dahil itinayo ang farm sa isang lupain na dating tubuhan. May kakayahan ang Prados Verdes Farm na mag-produce ng 560,000 na broiler chickens sa loob ng 8 growing seasons. Ibinibenta naman niya ang mga ito sa isang integrator upang ihatid sa iba't ibang merkado sa Calabarzon at Kamaynilaan. Upang tiyaking nasa maayos na timbang at kondisyon ang kanyang mga manok, linggo-linggong nagsasagawa ng weigh-ins ang Prados Verdes Farm. Natutunan din ni Luisa at ng kanyang team ang kahalagahan ng pag-adapt sa iba't ibang sitwasyon dahil hindi naman anya pare-pareho ang performance ng bawat growing season. Ang pagpili ng mainam na lokasyong malayo sa mga kabahayan at ang masigasig na pagpapanatili ng kalinisan ang ilan sa mga hakbang na isinasagawa ni Luisa upang maiwasan ang paglaganap ng mga langaw sa farm. Nag-invest din siya sa isang fly controller. Mahigpit ding ipinatutupad sa Prados Verdes Farm ang biosecurity measures at visual controls upang maiwasan ang pagpasok ng mga sakit na makaaapekto sa kalusugan ng mga manok. Dahil sa mahuhusay na kasanayang ipinatutupad ni Luisa at ng Prados Verdes Farm, nakatanggap ito ng Good Animal Husbandry Practices o GAHAP Certification mula sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI. Itinatakda ng GAHAP ang mga mabubuting kasanayan para sa backyard at commercial farming ng mga hayop para sa pagkonsumo ng tao. Tinitiyak nitong ligtas kainin ang mga produktong hayop at nanagmula ang mga ito sa isang farm o factory na isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga manggagawa, hayop at kalikasan. Patuloy ring nagsisilbi ang Prados Verdes Farm bilang isang modelong poultry farm na naghahatid ng hanap buhay para sa komunidad. Hangad ni Luisa na makapag-ambag sa pag-unlad ng industriya ng paghahayupan sa bansa na may kakayahang mag-produce at mag-supply ng mga kalidad na manok sa loob at labas ng bansa. Dahil nga ang inaalagaan natin may buhay, so kailangan mo ibigay mo yung puso. Sabi ko, at meron tayong heart for the animals, doon sa ating farm members, sa farm team, sa ating nearby communities, at saka syempre, doon sa lahat ng Pilipino, kumakain ng ating chicken. Hindi lang enough yung gusto mong magkaroon ng poultry business, continue ka pa rin mag-attend ng training, tapos i-echo mo sa farm member, mag-apply ka talaga na sa GAHAP program. Yan si Luisa Ache Velasco, Certified Farmtastic Pinoy. Maraming salamat, Imari. Napakasaya namin na ikay nakapagbiyahe via plane. Ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Ayan! Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun! Maganda umaga po. Special thank you po sa atin din pong kasamahan na si Ira Cruz para sa bahaging ito na ating programa. Kayo ba ay nakatikim na ng sugarcane juice o mahilig sa sugarcane products? Ngayon, kayo ba ay pamilyar sa Sugar Regulatory Administration? Ang Sugar Regulatory Administration po or SRA ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture na nangangasiwa sa industriya ng asukal at mga produkto nito. Layunin ng SRA na magpatupad ng mga patakaran at regulasyon para sa produksyon, pag-aangkat, pagproseso, pagmamahagi at
pagtangkilik ng asukal upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka, manggagawa sa industriya at ng publiko. Nabuo po ang SRA sa visa ng Executive Order No. 18 dated May 28, 1986 na nilagdaan ng nooy dating Pangulong Cory Aquino. Mahalaga po ang industriya ng asukal sa bansa dahil ito ay nagsisilbing pangunahing export commodity sa mga bansa sa Timog Silangang Asya maging sa Estados Unidos. Ang Pilipinas din ay may malawak na lupain na may tropical na klima na angkop para sa pagtatanim ng tubo. Ang tubo na siyang pinagbumula ng asukal, ito nga po yung sugarcane, ay isa sa mga pangunahing produktong agrikultural ng bansa. Sa taong 2040, layunin ng SRA na magtatag ng isang malakas at kompetitibong industriya ng asukal na susuporta sa iba pang mga industriya, stakeholders at subsectors para makamit ang food security ng bansa. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay ng sugar industry at sa mga serbisyo at programa na ipinagkakaloob ng SRA o Sugar Regulatory Administration, maaari lamang bisitahin ang kanilang website sa www.sra.gov.ph. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ang MNP o Mount Lado Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kadyan! Panalito po ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kabigayan Kamanata 15, talata 6. Ang mag-iinom na salita ay nagpapasigla ng buhay. Ngunit, ang matalas na pangusap ay masakit sa kalooban. Thank you po, Kajan. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po'y may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode hatid namin sa inyo. Thank you so much! And of course sa inyo na nakikinig at sumama sa buong episode na ito. Maraming salamat! Kita kids ulit next Saturday, 5 to 6 in the morning! And of course, katuwang po ang lahat namin kasama kabilang si Kajon Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz at sa lahat po ng bumubuo ng DA AFID hanggang sa muli po. Ako si Ayala Arsiaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.